yung second question ko for ano, for Karina. Kasi si Aljon, nakita naman yung broadcasting background niya nung PBB. Eh. Ikaw, Karina, ngayon na nag-host ka na, ano yung pinaka-importanting bagay na dapat tandaan mo as a host na natutunan mo sa stint na to? Actually, before, hindi lang talaga ako sinali ni Aljon dun sa PBB challenge niya. Pero sumasali na ako ng broadcasting. O, diba, nilaglag kita. Yes, pero ako naman, radio broad talaga ako. That's why may tono ako kapag nagsasalita. Mataas, mababa. Very matono kasi nga radio lang ako. Then pinilit nila ako mag-TV broad hanggang sa nag-host ako ng mga intramurals sa school. So, before acting, hosting talaga yung pangarap ko. And now na talagang parang na nagagawa ko na siya with the TVDG team, ang pinaka natutunan ko is prepare talaga before the mismong work. Kasi there is a lot of ways kung paano mo pwedeng sabihin yung pag-a-announce ng names nila. And actually, kasi ako, nahihirapan ako paano ko ipaparamdam na intense, lalo na virtual. So, paano mo sila papakabahin? So, kailangan lalaruin mo rin yung words. And pati sa'yo, nakikita yun parang facial expression. Talagang it's a whole work. Pati yung mata mo, kailangan mong tumagos kasi sa screen at iparamdam kay Ruth na, wait, baka hindi pa akong mananalo. Parang mga ganyang moments. So, ang dami with the team, lagi nila akong inaalalayan. And ako kasi dati, pumipiyok ako kung napapansin nyo. And now, sa mga interviews ko, I'm proud to say medyo stable na siya kasi I'm working on my speaking skills. Congratulations din, Carjon. Thank you. Thank you po. Salamat. Thank you. And salamat, Ate Kate Adahar of Random Republica. For our next set of questions, we have Brian Albert Abilido of Chicanes Avenue. Sir Brian, are you there po? Opak, Sir Brian. Hey! Mabuhay! Hi! Ano ba yun? Hello. Sorry na late. Magpupulbo sana ako para kabugin ko yung lipstick ni James. Natawag ako agad. Hindi na ako nakapagpulbos tuloy. Anyways, okay, I'll address my first question sa Carjon. Can you share to us naman like some bloopers you had habang nagsiset up or during the time na nag-host kayo for this show na hindi nyo makalimutan? Siguro magkaiba kami ni Karina, no? Oh, ikaw. Kasi yeah. Ako sa Pampanga, siya sa Manila. Pero ako kasi sobrang nakakainis talaga yung mga manok sa amin, mga motor na dumadaan, mga aso, tumatahol, ganyan. So kapag ako, sobrang talagang prepared ako kasi night before the shooting, taping, ganyan. Shooting pala. Kinakabisado na talaga yung mga spills. Pero yun, kahit na gano'n ko siya kaaral, medyo nade-delay dahil nga sa mga background noise na unnecessary. So ayun, buti na lang, sina Kuya Sandy, ganyan, sobrang grabe yung patience nila. Yun, nagagawa naman siya. Minsan kahit na sobrang ganda na ng delivery ko, tapos, ho, ho, ho! Tapos biglang may tiktilahok. Sobrang nakakainis ka. Pero yun, namamanage ko naman. Okay. Ayun. Hi, Sir Brian. It's an honor. Char. Ay, taray. Na-sir din siya. Na-sir din siya, di ba? Oh. Ako naman, ang dami kong bloopers. Lalo na kunyari, nagkakamali on takes, ganyan. Gumagano na lang ako. And sometimes talaga kinakanta ko, sumasayo-sayo ako para ma-feel ko yung energy. And then, ako kasi ang hirap kasi kung si Aljon kalaban niya mga manok at aso at tricycle dito, yung space. Kasi, of course, mag-isa ko lang yung unit ko, hindi ganun kalakihan. So, talagang yung lamesa, inaakyat ko sa table, ay sa kama ko, and then yung couch, iuurong ko pa ganyan. Apakahirap. So, ang daming parang biglang nagkakaroon ng studio tong unit. So, nawawala yung unit ko, and hindi ako nakakaupo and stuff like that. So, parang ine-enjoy ko na lang, pinapasaya ko yung sarili ko by joke-joke na lang, ganyan, sa mga staff din. And last question ko sa inyo both. Di ba, syempre parang as a host, apart from
yung parang delivering news and all, parang did you take it into responsibility na din yung pag-comfort doon naman sa mga hindi nanalo? Ano naman yung klaseng pag-care o comfort for those who fought pero hindi talaga sila yung na-declare no winners? Honestly, hindi talaga namin sila na-comfort kasi bilang hosts, parang talagang as parang PBB, kapag sinabing tanggal ka, tanggal, and then yung panalo papasok sa ibang room, ganyan, and then we would have to announce yung susunod na nanalo. But then, ang ginagawa naman namin is that we would say thank you to still believe in their dreams. And actually, yun yung isang nakakalungkot sa trabaho naman namin. Kasi parang, yes, kami nagbibigay ng pag-asa, ng congratulations sa mga nanalo. Pero at the same time, kami din yung nagsasabi na, uy, tanggal ka. But then, hindi kami pwedeng ipakita na, uy, sad kami. So parang hindi. So kailangan nandun pa rin yung intense ng competition. Pero yes, so nandun yung saya, nandun yung lungkot, nandun yung, syempre, paminsan may mga kilala kami na niro-root din namin na hindi nakakapasok. So, pero all in all, mas ina-encourage na lang namin sila after the mismong announcement na tuloy lang ang pangarap, katulad nga ng quote ng Be The Star. Okay. Thank you! And yung last question, come on for Ruth. Ruth, congratulations. So much. I love your energy. Yay. Ayan. Yung question ko sa you, dear, is, diba parang it's no secret na you've been through a lot of auditions and rejections, but what made this contest different? Na despite na pandemic and all, talagang ipinush mo pa rin na i-grab yung ganitong klaseng opportunity? Thank you for that mind-blowing question, sir. Wow, mind-blowing! Siguro yung pagkakaiba nitong Vida Star, parang ganyan. Siguro naramdaman ko na parang, bakit ko hindi susubukan ulit parang ganun? Kasi parang hindi ko alam eh. Sobrang hirap nung tong Be The Star. Lalo na sa situation ko noon. Kung alam niyo yung parang kasi nasa hospital si mom ko noon. Starting pa lang ng one day ng Be The Star, na-admit naman si mama ko. So, in a way na bukas-bukas, ganyan, sa pagla-live stream challenges, ganyan, nandun si mama ko sa hospital. Kaya mahirap talaga sa akin. Kasi sobrang energetic ako dito. Pero deep inside, kamusta na kayo yung buhay ng nanay ko? Yung parang ganyan. Ang pinagkaiba dito, kahit sobrang hirap, ewan ko, pinaramdam sa akin ni God na parang pinamadalin niya, parang ganon. Parang, if ever man na kunwari, yung papasok ka sa butas ng karayom, parang ganyan, parang madali na lang kasi siguro pinafeel niya sa akin na, huy, ito na yung para sa'yo, kaya kahit na sobrang hirap, mamadaliin ko para sa'yo. Parang ganon, so yun yung so pinagkaiba na siguro ito talaga yung time din na para sa akin kasi ang ganda nung parang twist na parang nangyari sa akin. Kasi honestly, before itong Be The Star na to, nag-quit na ako. Parang bago ko makita itong Be The Star, sabi ko sa sarili ko, Lord, pagod na ako sa pag-audition. Parang ganyan kasi hindi na, na-reject na naman ako nung last. Parang okay na. Tama na, thank you na lang sa mga naging experience ko. Para sige na, I quit na dito sa pag-aartista. Ibigay nyo na lang sa magiging anak ko, sabi ko. Tapos, dinagsettle na ako. Magbebenta na sana ako eh. Magbi-business na sana ako, parang ganyan. Nakapag-purchase na ako ng mga ibebenta ko, parang ganyan. Tapos, kinabukasan, sabi niya, huy, anong ginagawa mo? Halika dito. Ba't ka magbebenta? Ito yung para sa'yo. Parang yun yung nangyari na nag-settle down na ako as a businesswoman. Wow, businesswoman. Tapos bigla niya akong hinila. Na parang, halika dito. Hindi yan para sa'yo. Dito ka talaga. Ganon yung nangyari. Kaya yun yung pagkaiba siguro. Yeah, it was really meant for you, dear. Ay, dear, ano dapat ang ibebenta mo? Magka-clothing sana ako, mga damit, kasi gusto ko yung mga fashion, parang ganon. So sabi kasi nila, yung mahal mo o yung gusto mo, why not hindi mo gawing business, parang ganon. So yun sana yung gagawin ko, pero hinila ako pabalik eh. Okay. Ay, congratulations, dear. I'm sure you'll go far pa. Thank you. So